the fucking. ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا إخوة الكرام، أوصي نفسي الخاطئة ثم إياكم بتقوى الله عز وجل، إذ قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أمنا لا مهنا مكولا كفهيد كيبيجا سبنانا بلتا الإسلام katakuda ninyo ang Allah Ta'ala at inyong isipin ang bilis ng takbo ng gabi at araw, paglipas ng mga buwan at taon. Inyong alamin na sa bawat paglipas ng panahon, nababawasan ang ating mga edad at papalapit ng papalapit tayo sa ating mga lingayan. Sa bilis na paglipas ng panahon, darating ang araw na hindi makakatulong sa atin ang ating anak at kayamanan, liban na lamang sa mga tao may malinis na kalooban pagdating sa iyong mag-aakit. Sinabi na Allah Ta'ala sa kanyang Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sa araw na kung saan hindi magbibigay benepisyo ang kayamanan at ang anak, liban na lamang sa mga tao darating sa iyong kiyama na may malinis at malulusog na puso, malinis mula sa kasalanan at malinis mula sa pagtatamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon mga kapatid sa pananampalataya Islam, ating pakinggan ang storya na naganap sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patungkol sa pag-aasikaso at pagtanggap nila sa bisita nito, na kung saan ang bisita nito ay walang dalang-dala kahit ano. Ang bisita nito ay miskin, kumbaga. Ating pakinggan ang storya na ito. Mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siya ay nagwika: may lumapit na isang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang sabi, ako ay ayun na gutom ya Rasulullah. Nung narinig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sinabi ng taong ito na siya daw ay gutom na gutom, nagpadala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng mensahe sa kanyang mga asawa. At lahat ng kanyang mga asawa pare-pareho ang sinabi, wallahi ya Rasulullah, wala kang naibigay, liban na lamang sa tubig. Kung kaya na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nawagan sa kanyang mga sahaba, sino ang pwedeng tumanggap at umasikaso sa bisitang gutom na gutom na ito? Sinabi na isang sahabi mula sa Ansar, ako ya Rasulullah, ako ang tatanggap sa kanya. At pagkaraan ng humita ang sahabi na ito, dala-dala ang bisitang ito. At tinanong niya sa kanyang asawa, sabay-sabi sa kanyang asawa, at sigasunin natin ang ating bisita at pakainin mo ang bisita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi sa riwaya, sinabi ng Ansar o sahabi na ito sa kanyang asawa, may malahain ka ba o aking asawa sa aking bisita nito? Sinabi ng asawa, wala mo na takadang ang dambi. If anyone fasts during the month of Ramadan because of his faith and in order to seek reward from Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah will forgive his past and previous sins. Imanan, naniniwala ka na inubigay ka na Allah subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, iyong ina-expect, iyong ina-asam, and you are hoping for that reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Papatawarin na Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga naunang nagalala. Sinabi na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi na Allah sa Al-Qur'an, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Katotohanan at pag-aayuno ay sa akin at ako ang magbibigay ng katimbala nito. Hindi binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hudud, ng hajj, ng limitation ng pagbibigyan ng biyaya. Kung kaya makapagalit sa pananampalataya ng magsaya ng lahat. Dahil katotohanan, ang reward ninyo sa pagkatapos ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay hindi mabilang-bilang. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, bawat isang katapon lamang ay sabit na sabit tayo sa buhay ng pagpasok ng buwan ng Ramadan. At sa bilis ng panahon, tuluyan. And that is the main purpose why we post in fasting naman sa Ramadan. Allah said in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O you who believe, Allah has obliged to you fasting in the month of Ramadan. Just like what He did in the previous nations. La'allakum tattaqun for of taqwa in your hearts. For you to have fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ngayon kayo ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ngayon, maiplanta sa inyong mga kalooban, sa inyong mga puso, ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Ramadan ay hindi lang basta simpleng bisita. Dahil sa oras kapagpasok nito sa ating mga tahanan, nagbabago at malaki ang epekto nito sa ating mga buhay. Nagiging umaga ang gabi, gabi ang araw. Lumalakas ang ating mga iman, nanunumbalik ang mga koneksyon natin sa ating mga pamilya. Nagkakabali ang mga pangalitan na sila nagpapatawaran. Para bang nanihiya ang bawat isa sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Iilan lamang niya sa mga naitutulog. So, asaya kayo mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Dahil inyong makikita, kung hindi man ngayon sa inaharap, ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ngayon, tinatawag na kayo o kabilang na kayo sa mga tinatawag na al-muttaqin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Whoever fears Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will grant him a way out from his problems. Kung sino ang natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, bibiyayaan niya ito ng lakasan mula sa kanyang mga problema. وَيَغْزُقُهُ مِنْ عَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ. At bibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga blessings, ng mga reward na hindi niya inaasahan. Ibig sabihin, bigla-bigla na lamang dumadating ang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinong hindi masisiyahan sa ganang bagay? Expect, mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, ang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi niyo makamit dito sa mundo, sa dunya, expect that your reward will be given in the year after the kumilang. Pangalawang kasiyahan, kagalakan, kaya mula sa kanilang mga kalaban. Amin. Hindi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan lahat ng mga naaakit Muslim sa buong mundo. Aking inangahan kung aking mapapansin, napakaraming kasiyahan ang atin sa atin ng buwan ng Ramadan. Napakaraming kaligayahan ang atin sa atin ng buwan ng Ramadan. Nag-uumapaw ang bisita na ito. Nag-uumapaw ang biyaya, ang kagandahan na dala-dala ng bisita nito. Kung ating babalikan mga kapatid sa Islam, ang story na ating nabanggit kanina sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bisita na dumalo sa kanila ay walang-walang. Walang kayamanan, miskin, butong na butong. Ngunit, inukonsidera natin ang Ramadan bilang isang dalilang bisita.